Magandang buhay sa inyo mga kahabi. Ngayong video, no, tututukan muna natin yung ating aquaponic. Ito ay tungkol dun sa ating bell siphon. Kasi sa totoo, ano, humingi rin ako ng pasensya sa inyo. Gawa nung sobrang excited natin sa maraming bagay na mga request nyo. Kaya nawala din sa isip ko actually yung i-video kung paano yung nasa loob ng ating bell siphon. So ito po ay marami nagtatanong actually. So although naglagay tayo dito ng ating pinagbistayan, pero hindi ko na klaro nga pala sa inyo yung laman nito. So ito po, ano, ngayon. So ito, pakikita ko muna sa inyo, no. So naglagay tayo ng pinagbistayan sa gilid kasi ito yung ginawa nating pinaka grow bed niya. Tapos po, meron po tayo ditong, ito po ay pipe. So ito po ay 3 inches na pipe na kulay itim yung ginamit natin dito. Then marami po yung butas sa gilid. Yan, kung mapapansin nyo po, may butas sa gilid yan. Then yung gitna po nito, meron po tayo ditong pipe. Ang pipe po na ginamit natin dito ay 3-port. So ito po yung naka-elevate po ito, nakataas po ito, ha, sa ating ano, sa ating grow bed. So kung mapapansin nyo po ito, no, pakikita ko yung gilid muna. Yan. Pakikita ko sa inyo yung ating limit ng tubig, yan. So ayan po yung tubig natin mula sa ating grow bed. Yan, ganyan. Ganyan din po kataas yung ating pipe sa loob, yun. Yan, kung makikita niya, mataas yung pipe. So ganun din po ito kataas dapat. Pangalawa, since wala pa yung ating ano, no, ito yung ating bell siphon na ginawa, hindi ko pa ikinakabit para makita nyo muna kung paano siya nag-work. Makikita nyo po yung tubig na continuously tumatakbo po yung ano, tubig natin. Ganyan po siya nagra-run. So ayan po. So ibig sabihin, pag wala yung ating bell siphon, ang effect po ng ating ano, tubig ay nakasteady lang. So ngayon po, ito po. So ngayon, ilalagay na natin yung ating bell siphon para makita nyo yung effect nito. So pag once po ito na inilagay ko, ang tubig po dyan ay unti-unting magbabago. So yan po yung ipinabacuum niya. Ayan. So mula dito na makikita nyo yung ating ano, no. Ayan po, ay biglang lalakas. So kapag lumakas po yan, ibig sabihin binabacuum niya na yung tubig pababa. Ayan po. So dito, no, makikita nyo, ayan, ayan po, nakita nyo, biglang lumakas na po yung tubig natin. Then dito, yung tubig natin mula sa ibabaw, unti-unti nang bumababa. Ayan po, unti-unting bumababa. Ayan. Tapos yung makikita nyo po itong ating grow bed, natuyo. Ayan po, natuyo na. Then ito po ay kusa ring titigil. Kapag po na-reach niya, yung isinet natin, yan po, kusa po siyang titigil. Then saka lang po uli yan, magigain uli ng tubig, tataas. So ganito po, ano, bibigyan ko rin kayo ng inputs, ano. Dito sa paglalagay ng ating bell siphon, hindi kailangan sobrang lakas ng ating motor. Kasi po, minsan pag malakas po ang motor natin, nabubulunan din po yung ating bell siphon. Minsan nag-i-stay lang sa ibabaw ang tubig, minsan naman nag-i-stay lang sa ilalim ang tubig. Kaya po yan, titimplahin nyo rin. Kaya yung atin, ano, kaya naglagay tayo dito ng ating, meron tayong ball valve dito. Kasi kung saan, ang ginamit po nating motor dito ay malakas. So, nasa 3,000 lph po yung ginamit natin dito. Kaya yung tubig po kinokontrol natin para yung bagsak po ng tubig sa loob ay hindi masyadong malakas. Kasi po, ang effect niyan pag malakas ay, ano po, minsan nabubulunan nga, gaya ng sinabi ko sa inyo. So, ngayon, hindi siya umaandar, ano. Tapos yung ilalim po niyan pala, no, pakikita ko sa inyo. So may elbow. Malaking bagay po yung elbow niyan kasi maliit lang po ito. Pag wala po yung elbow na yan, minsan pinapasok po ng hangin papasok. Kaya dapat po may elbow yan. Kung wala mang kayong katulad ng ginawa natin ito na pinitpit, kahit po yung elbow, dapat meron po kayo niyan. Malaking bagay po yung elbow sa ating aquaponic setup. Ganyan. Saka huwag po siya yung babad sa tubig. Kasi mahihirapan po yan. Pag yun po ay nakadiretso sa tubig, mahihirapan po yan. So, minsan magkukontinuous yung tubig nyo, hindi gagana yung ating bell siphon. Kaya yan, kung makikita nyo yan, nakaangat po yan sa tubig. Yan. Para po gumana ng maayos. So, dito, yan, katulad yan, nagbibigay na uli siya ng, yan, namatay na siya. O,
okay, tapos saka po siya uli magigain ulit ng tubig. So ganyan po tumatakbo yung ating bell siphon. Kaya matetesting nyo po yan kapag ang inyong mga grow bed ay biglang naiiga tapos nagkakaroon po uli. Then dito po ano, ito ay pinakamura na grow bed. Pero meron po silang ginagamit dyan. Yung iba gumagamit ng hydrotone kung tawagin. Yung iba naman nag-i-styro lang tapos may mga butas-butas. So nasa sa inyo na po yon. Ang sa atin ay yung basic knowledge kung paano ito ginagawa. At kung paano po yan i-improve, yan na po ay nasa sa inyo kung paano nyo po pagagandahin yung itsura ng ating gawa. So maraming salamat po at hoping ano, yung ating discussion ngayon ay nagkaroon ng kabulahan dun sa mga nag-aantay ng ating kung paano nag-work ang ating bell siphon. Salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat.